Magandang araw mga kapatid. Meron tayong ginagawa ngayon nitong Mirage G4. Kasi ang problema nito ay ang complaint ay para daw eroplanong magte-take off kapag tumatakbo na yung sasakyan. Ngayon, pinaltan natin ng wheel bearing mga kapatid. So yung dalawang harap, sobrang lakas ng ugong. Kapag tumatakbo ka na ng 20, 40, pataas ng kph, para siyang magte-take off, parang eroplano mga kapatid. So yun, GLS, pang GLS, pang ABS. Actually, GLX pala ito mga kapatid. Kaya lang kasi, GLX model na to is with ABS. Kung antay laking brake system mga kapatid. So ito yung pinagpalitan niya. Ayan. So mga magtatanong kung ano yung part number. Ito po, yan, flash na natin dyan para makita ninyo. Ito po ay with ABS mga kapatid, yung may magnet. Ayan, ito siya. Kasi dito nyo makikita yung kanyang wheel speed sensor at ang madedetect niya yung magnet. Ayan. Kasi kung walang magnet, lalabas sa meter cluster ninyo yung ABS indicator. Kaya yung iba pa nagpapalit ng wheel bearing, halimbawa, ang sasakyan niya ay GLS, at nagpalit ng wheel bearing dahil may humming sound, ang nangyayari, lumalabas yung kanyang ABS indicator sa meter cluster dahil ang naipapalit nilang wheel bearing ay without ABS. Kaya lumalabas doon sa meter cluster yung ABS indicator light. So yun, sinabay na rin natin yung resurface ng kanyang rotor disc dahil lang kapal na ng warp. Laki na ng kinain dahil yung pinalit na brake pads is mumurahin. I mean na siguro replacement, kaya yun, nag-warp siya, sobrang laki. Kaya nagpa-replace tayo mga kapatid. So yan, nasalpak na natin yan mga kapatid. Sabi kong GLS, ito yun. Pagka para masabi ninyong with ABS ang inyong Mirage, ito yun mga kapatid. Para malaman mo kung with ABS or without ABS ang iyong sakyan, yung G4, kapag binuksan mo yung hood, ayan, bukas yung hood. Tingin mo, ayan, ito yung makina, air cleaner. Tingnan mo dito sa kanyang right side pag nakasakay ka, left side pag nakaharap ka sa sasakyan, sa makina. Ayan, left side. Nandito yung kanyang control module ng kanyang ABS. So, ayan. So pag nakita mo, pag inangat mo yung hood na meron ganito, ibig sabihin ang sasakyan mo, ang brake mo ay with ABS. Kaya kapag magpapalit ka ng brake, pag magpapalit ka ng wheel bearing, ang bibilin mong bearing is with ABS. Yung pang ABS, pang merong ABS na wheel bearing. Para kapag pinalta na ng bearing, hindi lalabas yung indicator doon sa meter cluster. Okay? Malinaw mga kapatid. So ito, para makita nyo rin yung sinasabi kong indicator. Ayan. Pag inon mo yung sasakyan, ayan, lalabas yung kanyang ABS indicator lamp. Click natin. Ayun, ABS indicator. Ay, malinaw mga kapatid ha. Ayan. Pag ang nakabit, ang naikab, pag ang iyong Mirage ay with ABS at ang naikabit mong bearing ay pang without ABS, yung walang magnet, pag tumatakbo ka, laging nakalabas yan mga kapatid. So, mag-ingat kayo sa pagbili ng wheel bearing. Kaya alamin mo muna kung with or without ABS ang iyong Mirage o ang iyong sasakyan. Either ano pa yan, Wigo, Expander, kung ano man ang modelo niyan, magpapalit ka ng wheel bearing, yan, siguraduhin mo kung may with o without ABS ang iyong unit. Okay, so ito pa ang isang explanation. O, kapag ka nabili mong wheel bearing ay without ABS, yung halimbawa pang GX, yung mga low end na sasakyan, at ang sasakyan mo ay with ABS, halimbawa ito yun, nakasuksok dun, ayan, wala siyang mababasa, walang reading na mangyayari dahil walang magnet yung wheel bearing mo. So ang mangyayari, lalabas dun sa meter cluster mo sa indicator ng ABS. Kaya yan, dapat ang bibilin mo is with ABS mga kapatid. Okay? Salpak na natin ang mga dapat isalpak. Okay? Kaliwat kanan niya mga kapatid. Ipakita ko lang mga kapatid kung saan sinasabi itong, itong sinasabi ko sa inyo na wheel speed sensor. Ayan, nakatusok siya dito. Binabasa niyan yung nasa loob.
para magbato ng reading papunta sa ECU. At the same time, ABS, mga kapatid. So, ito yan. Ayan, dito. Dito niya binabasa. Ayan, nakatusok siya dito. At dito, nalalabas yan. Kaya pag nabili mong wheel bearing, ay hindi pang ABS, talagang lalabas yung indicator ng ABS doon sa meter cluster mo. Kung GX o low end, yung walang ABS ang yung sasakyan, okay lang yan. Ayan. Ito yung part number, mga kapatid, kung sakaling kailanganin ninyo. Ayan. Pang may ABS. Kasi yung mga old model pa na, ano ba, 2017, kung di ako nagkakamali, GLX ay merong ABS. Yung mga bago ngayong GLX ay walang ABS. Kung makapansin nyo, mga kapatid, ay hawak ko yung brake pad. Itong brake pad na to ay papalitan na natin. Although pwede pa siya. Kaya lang kasi, ito ang naging cause kung bakit nagkaroon ng damage o kailangan nating iparesurface yung kanyang rotor disc. Ayan. Kasi medyo matigas yung kanyang brake pad. Kaya pinaresurface natin yung rotor disc. Same time, medyo mababa na rin yung level. Huwag kayo basta-basta magdadagdag ng fluid. Dahil kapag nagpalit ka ng brand yung brake pad, ayan, makapal, itutulak ng piston papasok sa loob yung brake fluid. Kaya aangat ulit yung level ng brake fluid. Kaya hindi nire-recommenda na magdagdag basta-basta. So, papalitan na rin natin ang brake pad. Ayan yung part number. Ayan. Pang G4, mga kapatid. Let's go! Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag ipopress nyo yung piston, ayan, yung piston ng caliper, brake caliper, so ipopush natin yung papasok, ito ang mangyayari. Ayan. Kung mapapansin ninyo, yung brake fluid level, ayan, tumaas siya. Ayan o. So habang pinipress natin yan, pati yung kabila, which is tanggal yung kabila, pakita ko sa inyo. Ayan. Tanggal din yan. So pag na-press natin kaliwat kanan, ang mangyayari niyan is magiging pasok na sa level ulit yung kanyang, nasa tamang level na ulit yung kanyang brake fluid. Okay, ngayon, okay na. Naisalpak na natin. Nahigpit na natin lahat. So ito lang, pakita ko lang sa inyo yung sinasabi ko. Yan, napalitan natin ng bagong brake pad. Makapal na yan. Ayan. So ito yung kanyang level na ngayon. Ayan. So okay, kita nyo, almost maximum na siya. Kanina nasa baba. Kapag ka na-press na natin yung kabila, yung nasa right side, ataas pa yan. So hindi ko nga nire-recommend, sinasabi ko sa inyo na once na nag-appear yung brake light indicator, yung brake indicator doon sa inyong meter cluster, ay naglalagay kayo. Kasi kapag ka nagpalit kayo ng brake pad, pagka pre-press nyo yung caliper, tataas yan. So yun lang. Hindi siya basta-basta dapat nilalagyan ng brake fluid. Check nyo muna, baka manipis yung brake pad o kaya may leak. Okay? So ito naman, pakita ko lang yung mga konting points para aware din kayo. Kapag nararamdaman niyo na medyo may lagutok ang inyong sasakyan, bawa nalubak kayo at na may naririnig kayong lagutok, minsan dito nagagaling. Yan, sa caliper pin, minsan tuyo-tuyo na, kailangan ng grasa, ginagrasahan lang yan. Tapos, makamamaya, yung inyong, ayan, ball joint, dito. Ayan, baka maluwag, ito, or, sira na yung ball joint. Rack and pinion, yung nasa loob, yung nasa loob, itong habang to, ayan. Kung yan ay tuyo na ng grasa, isa din sa cause yan kapag may knocking na narinig kayo. Then also, yung kanyang stabilizer bushing, ayan, ito, ayan. Pag yan ay durog na yung goma, cause din yan ng knocking sound. So dito yung sa kabila. Para mas kita ninyo, mga kapatid. So ito yung ball joint, ayan. Kapag sira na yan, malakas din ang lagutok. Kapag nalulubak lalo, rack and pinion, ayun, itong habang yan. Yung pin, caliper pin. Ito yung kanyang brake caliper. So yung kanyang caliper pin, ito, yung sabi ko sa inyo, kapag tuyo na to, ngayon, isa din sa cause yan ng rattle o kaya knocking. Ayan, dapat ginagrasahan niya, mga kapatid. Also, baka maluwag yung inyong shock mounting. So, inigpitan lang yan. Kapag maluwag yan,
may knocking sound o rattle kayo maririnig. Alright guys, so basta katapos yung gawin niya sa inyong sasakyan, nag DIY kayo, tapos yung paggawa, ang pinaka importante sa lahat, katapos gawin ang sasakyan is i-road test ang unit. So yan, nakita nyo, nakakabit na yung gulong. Okay, ayos na left and right. Yan, so ngayon mag-road test tayo. Yan, bagong replace ang rotor disc, bagong palit ang brake pads. Yan. Then ang pinaka-importante, sabi ko sa inyo, as mag-road test, kaya ta-test drive natin yung unit. Kaya importante rin yung road test kasi para masilip mo kung para maramdaman mo kung okay ba yung ginawa mo, kung may kalambag ka maririnig, kung halimbawa nagpa-replace ka ng rotor disc dahil ang system nga ay kaya pina-replace natin yung rotor disc ay nagbabibrate siya kapag nag-aapa ka ng brake. Halimbawa tumatakbo ka ng 60 to 80 tapos anpaka mo yung preno dandahan, yung manibela mo nanginginig. So warp ang surface ng kanyang rotor disc, kaya pinare-surface natin left and right. So ngayon, kaya importante yung road test sa bagay na to dahil para malaman natin kung meron pa siyang dragging, nag-steering vibration during applying ng brake kapag tumatakbo ang inyong sasakyan. At the same time, titingnan natin kung may uugong pa. So let's go! Test drive tayo mga kapatid. Okay mga kapatid, ayan, nero-road test natin ngayon yung G4. Then nakikita ninyo, tumatakbo tayo ng 40 kilometers per hour. Ayan. So wala na po tayo naririnig na humming sound, yung parang nagte-take off na aeroplano. At the same time, good yung wheel bearing nating nakabit dahil ayan, walang umilaw na ABS indicator sa ating meter cluster. Ibig sabihin, with ABS ang naikabit natin. Nakita nyo naman, may part number. Kung kinakailangan nyo bumili, yan, may part number na po. Genuine part. So yan, walang kalampag na naririnig. Ibig sabihin, maganda pagkakahigpit. Kaya yan, sabi ko sa inyo, make sure na i-road test ninyo ang sasakyan kapag pagkatapos ninyong gawin, mga kapatid. So ayan na, sana may natuto kayo sa aking ginawang vlog. Ayan. Test drive muna. Para sigurado na bago natin i-turn over sa may-ari ng sasakyan, kailangan i-test drive din ng unit. Importante yan mga kapatid. Gaya ng sabi ko sa inyo, kapag ka nasilip nyo yung pang-ilalim, kapag ginagawa ninyo o nag-DIY kayo, siguraduhin nyo na i-retight ninyo yung mga suspension parts. Tie rod, locking pinion, yung kanyang ball joint. Tapos yung mga kinabit ninyo, double check ninyo mga kapatid. So ito yung mga pinagpalitan. Ayan, genuine part left and right mga kapatid. Wheel bearing with ABS at yung kanyang brake pads. Mga kapatid, sana po may natutunan kayo sa ginawa kong vlog at don't forget po to subscribe at my YouTube channel, yun. Kapag hindi pa po kayo subscriber mga kapatid, subscribe lang po kayo. And then kung gusto niyo pong gumawa pa tayo ng ibang vlog, mag-comment lang po kayo sa comment section at gagawin po natin ng paraan para ma-vlog natin yung inyong katanungan at yung inyong mga request na dapat i-vlog sa inyo sa sasakyan mga kapatid. Then kung may katanungan po kayo, feel free to comment po and then message po. Pwede naman po kayong message sa aking Facebook page at susubukan ko po kayo masagot sa akabot ng aking mga kaya mga kapatid. And then pasensya na po sa mga natatanggihan ko na magpagawa kasi mga kapatid ay may trabaho po ako Monday to Friday and then minsan may overtime pag Sabado. Kaya ano, hindi ko po ma-accommodate lahat-lahat mga kapatid. Pagpasensyaan nyo na po at dahil priority ko po yung aking trabaho. Ayan. Kaya yun po yung ano eh, yung pinaka main job ko. Kaya dun po natin na, yun po ang ating pinapriority mga kapatid. Ayan, shoutout po sa lahat mga kapatid. Ayan, shoutout po sa mga nagpapashoutout. Palensya na po, hindi ko po lahat maalala mga kapatid. Sa susunod, isusulat ko para nakalista yung mga nagpapa-shoutout. Pasensya na po mga kapatid, medyo busy ang inyong kasamang prince. Ayan, napaganda po dito sa Pila Road. You know, ganda ng rice field. Dito po tayo nagro-road test kasi maganda po yung kalsada dito. Thank you very much mga kapatid and God bless po.